from Banao Radio Broadcasting and TV System Corporation, broadcasting at the heart of the Islamic city of the country at 95.5 megahertz. This is DXSK 95.5 Cool FM, member KBB. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام نامي سلامنا مع بنسامي دي ممكن دي منتو. Metaling umapman sa oras ay bubugay ang kay Ministry of Human Settlements and Development, Kathandingan Radio Program si Sagyang kay 95.5 Cool FM. Pamana, dito na siya di mapamagusay sa mga pwede updates, programs, Sagyang kay office, Sagyang kay ministry. Si Kukasa Salapidon Mambo, Sagyang kay office of MP Attorney Hamid Aminuddin Barra. Kalalaman tano, si Kuuman na oras Sabto, ko alas 10, taman sa alas 11. Agusi, ko oras sa arba. Si ko oras sa alas 3, taman sa alas 4. Napkengiron yung kaya programa niyo. Gito, Bob, silam nami din silangon mga padami sa isang kaya opisina, especially sa yung kaya Ministry of Human Settlements and Development. Si ko kapaguluan ni Ron, ang yung kutap kababayan tano, a minister tano, si Attorney Hamid Aminuddin Barra. Agusto mga pwede naman po si Sagyang Kanana Office of MP Attorney Hamid Aminuddin Barra saan sa satellite office iran si isa MH4 Building, Barrio Green, Marawi City. So gito ba, dito na si di makapamunggay sa mga updates, especially sa Gia BARM, sa MHSD, agusto PTA. So, pwede mga updates tano saya, katay ni printiran na, pakarilakan na ba kami susurat sa English, na dito man ay ma-translate. The Committee on Science and Technology held a meeting on Friday morning to discuss its efforts in contributing to the growth of scientific studies in the Bangsamoro region. The establishment of halal testing laboratories to verify products consumed by Moros, the creation of a technology hub, the formation of a research and development agenda, and the promotion of scholarship grants for Bangsamoro students to encourage them to take science-related courses are among the initiatives the committee hopes to implement. Meanwhile, the Committee on Science and Technology also adopted an internal rule of procedure that will guide them in their conduct of business. So, alhamdulillah, gito so, si sa Committee on Science and Technology. Now, the BARM lawmakers wants to establish Barter Trade Center. Under the proposed bill, the Barter Trade Center will serve and cater to the entrepreneurial activities of traders operating in the region and other neighboring countries such as Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, and the East ASEAN growth area. Barter trade is a lifeline that will help sustain the relationship of the Philippine government through the Bangsamoro Autonomous Government with these three friendly countries. That is according to MP Mudayaw Sakhar. But pina-update naging kaya BARM Parliament thanks the Senate and House for passing bills postponing BARM elections. Two resolutions commending the Senate and the House of Representatives were approved in the regular session of the Parliament. Meanwhile, in a separate resolution, the BTA has also requested the upper and lower house to immediately convene a bicameral conference committee to reconcile the slight deviation between the House and Senate versions of the bill. Bangsamoro Parliament seeks to build more hospitals. That is, several hospital creation bills were introduced in the Bangsamoro Parliament on Wednesday afternoon. That is last week. Alhamdulillah. We also would like to congratulate from the BTA, from BARM, the our justice, the Mampaw, who was appointed as second Muslim Supreme Court Justice. Alhamdulillah, mi happy pa yung tabalita ka.
pamanaad na imanto na ikadwood na since 1987 no, na ikadwood ya miyakakwata no sa Muslim Supreme Court Justice. Alhamdulillah. So isaumpan, naging kaya Special Committee on Marawi convened on Thursday to discuss three resolutions related to the implementation of programs and projects aimed at rehabilitating Marawi. Two proposed legislative measures discussed were resolutions to revisit the program and project implementation of proposed shelters in Marawi City and directing the Marawi Rehabilitation Program, or the MRP, steering committee and the relevant ministries to provide an official report to the Bangsamoro Parliament on the implemented programs. Parliament member Marjani Mimbantas presented a report on the approved projects under the BARM MRP, including the funds appropriated for housing, financial, health, and agricultural assistance. The committee will hold another meeting to continue discussing the implementation of other humanitarian aids under MRP. So, alhamdulillah, gitay po da mga updates ta, no? Sisagyan kay BARM, BTA, si wala sa MHSD. Now, aya amala po magustuhin na no sa'yo, nagyong ko ta previous activity, gyan kaya Office of MP Attorney Hamid Aminuddin Barra, makapantag si Parliamentor. So, giyan ko ta legal team, giyan kaya Office of MP Barra na inas paman na piyakasunsiran ro sa Parliament para mag-observe o din na paman na sima-sima niran to noon ilakad o giyan kaya Bangsamoro Transition Authority Office si sa Cotabato City. So, ayam niya kasuguro na si Miss Sittie Aina Ali, si Miss Juhaira, Sittie Juhaira Yusuf, Sittie Haima Makarambon, Rania Aliza Haji Jabbar, Jalila M. Ambuluto, agugyan ko ta so attorney makaunatiran si Sittie, attorney Sittie Junaida Pazaulan, headed by the legal officer Sir Alexander Pialan. So dito ay miya witro para mag parliament tour sa BTA. So dito, kung nagtanog kira ni Manto, especially yung kaya mababaliban to ta, no? Pamana, ito na yung mga updates yan. Ito na yung mga pamana, kishiri rin rin tano, miya observe rin. Say ko, di kang gilbak agyan kaya BTA, si isa ko tabato. So, gito ba, pag-introduce sa arkano, agyan kaya mabubalaban ito tano, skanyan e, political affairs officer, agyan kaya Office of MP, Attorney Hamid Aminuddin Barra, newly hired, no? So, bagus ka niyan talaga si sa office, kaya siguro madakala ka, kishere rakta na observation. Kasi na si ko low school yan na si sa Xavier, no? So, ito, you are somehow new to the BARM government. So, gito ba si attorney Sittie Junaida Pazaulan? So, ba na silang kasan pasin, attorney? Salamat rakasan, Okhti Jalila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung lang mo natin mamakinig sa radio station tali man to, 95.5 Cool FM. Okay, so yuto, may maganda nun sa update si Jalila, si ko about sa BTA, tano. Sa BTA, si Isa Marawi. Na sa akin naman sa sangan ako noon, na sukagayakan sa updates mo mo, so yuto, may atiro yan na parliament tour ay nipgir kami sa opisi na MP Hamid Aminuddin Barra. So, may kapepeo to opportunity, lalo na sa akin, bago-bago ako sa opisi na MP Barra. Bigyan nga may sa opportunity ma-witness sa may, o di na ma-observe may, so mga opisina ay ran roo sa main office, sa BARM, sa Cotabato City. So, gina na may tiro at tour na Tlugawe eh, niya suwaswanan sa Tlugawe eh, which was on September 13, 2021, Monday, to September 15, 2021, Wednesday. So, pinaka-first stop pa mi, so pinaka-first station nga namin, Parliamentary Committee Support Services, or PCSS. Gina na headed by Director Junaina Makabando. Oy, yaka warm so welcome rin kami, yaka pepe, so kaya pa kayo nung mayroon kami roo sa mga opisina rin. Piyang baga nga mayroon sa mga short
or ni brief kami ran shortly si ko mga mandate ran or function si ran sa opisi na ran. Mialoy ran roo, mia clarify tanu mga bukiran, and to ni ruli ran in relation to the legislative or legislature si ko kapangbal sa bill agulo si isa BARM. Na mitiray ran na siya si ran kon makasasangan sa legislative body or legislative process. Uy, parang gira pag-submit sa bill sa mga MPs tano, o din sa members of parliament tano, na ipag-refer kiran, sikiran ng mga committees. So, mga bills, kung burat mo na sila ni concern committee, kasi namurang-burang tano yung mga committees. So, kapa kaya committee on health, ginan, o din na si kupada, pa mga committees na do agriculture. So, kung subil tano na related skin sa agriculture or health na ipag-refer na si ko proper committee. So, ginan ng mga committees na di sila hindi mag-deliberate mambu, uway, and then pag-recommend siya sa mga amendments, sa gito niya tiro mga bill. Before ginan na bill na pag-deliberate man si sa plenary. So, gito yung pinaka-main function ni Ran. Aside from that, naadaman mo oversight function ni Ran. Ayan, maan na oversight function na parang chinecheck ni Ran. Chinecheck ni Ran sa mga ministries tano. Kasi na-related si Rambusi kong different ministries tano. Okay, so parang in-oversight ni Ran. Pigilay ni Ran uba sa mga functions ni Ran mambu na properly exercised by the said ministries. Okay, so second stop tano. So next tas yung anta, no, mapasada dito ang PCSS na si ko Office of the Internal Audit Division. Uway, namya, kiabganta no mambu sa mga ideas about the revised guidelines and documentary requirements for common government transactions. Okay, namya ka bubusok kya bisita miro o kagigagabin no to. Okay, so miya pita si ko day 2 tano sa tour, which was on September 14, 2021, Tuesday yuto, na ayata no first stop na si isiko opisina o Legislative Technical Affairs and Information Services, which was which is headed by the newly appointed mambu si Director Engineer Abdul Ghani Manalokon JD MBA. So si director na ayar kami mambu in-encounter kami ro sa ito opisina, punalamatan niya sa opisina ikuan, MP Barra, kas kami ko ni pinaka-first miyakasong, miyakabisita sa opisina niyan since ang miyakuntuts ka niyan sa ito opisina niya, punalamatan niyan ro si MP Barra. So, niyatiroyal kami na kuan, function ko na opisina niya na si ko, mainly si ko information dissemination since siya si Ran, concern si ko media and publication si sa whole of BARM. So si Ren i makasasangan si ko mga kwanta no, si ko mga FB pages o BARM or BTA. So kung familiar ka no ro, kilay niyo sa FB, sa Facebook na add na mga official FB account agya BTA agu BARM in general pati website na si Ren i makasasangan ro. So mainly talaga information dissemination. So function ni Ren. May promise si Ren magiging si Ren sa support siya sa OPC MP Barra if ever kailangan tanu so information dissemination whenever anang mga meetings agya OPC na MP Barra. So next trope man si tanop man sumyong sa opisina is Speaker Abang sa Moro Parliament as si Attorney Ali Pangalian M. Balindong. Ugay, nadatanos kanyan mamitro o, ka uway, das kanyan ro, na yatano kya sumuan, itano miya bisita, na si Attorney Ranaw M. Datudakula ay mababaloyo Chief of Staff sa gito opisina. So, ad na medyo may to mga motivational small talk sa minibigay niyan sa legal team ta, no? Since lawyers kanyan mambu, o gumiabalis kanyan adin o MSU law for how many years. So, since gaya legal team mami sa yana, kadakla nun na mga aspiring lawyers, namigis kanyan sa mga itubo motivational small talk. So, pinalamatan na misan si Attorney Ranaw M. Datudakula. Next, may stop, nag-i-a statutory
Committee's Support Services. Paguluan, newly appointed Mambu as si Director Attorney Abdil Jamal Ramos de Sangkupan. So, gito, miyamita miso different committee secretaries sa gito opisina, paguluan nga i-attorney de Sangkupan. So, medyo bigang nga miran sa mga bububa, kuhan, heads up or functions sa gito opisina iran. So, as I mentioned kagiya, GL committees, and yan yung main function na legislative in nature, paman na siko kapangbal sa mga kitab or law. Pagunaan nun na siko bill, uway, na dito yung main function niran. Gilaan na ipag-submit a bill na ipag-refer kiran, ipag-gay kiran doon na dito bill. Kung sila ni concern committee. Okay, na di sila nung di mag-deliberate or di sila nung di mag-discuss about sa gito bill o anong na amendment ay mag-iran sa gito bill. Amendment or any changes. Okay. So, gito, mamita na rin si newly appointed Mambu as si Committee Secretary of MHSD or Ministry on Human Settlements and Development as si Com Secretary Mujib Barra. Okay. Yung notan-tanon niyan pong sa gito, pitibarangan ng mga offices ro. So, gito, next tanong manas yung one, nag Records Management Division, Rules, Ethics, and Accountabilities Division. So, roon na medyo may pangusayro so about sa mga records, paano tinatago yung mga records, parang may discuss ro pa ni sir. So, gito, may mita meroa, nabalangon na records sa mga pasad dun, na basta-basta lang itatapon. So, parang tigil kami, may pangusayro kami, at na-rule pala si ko about keeping the records. Mana na, sa mga records na parang halos may pasad dun, detantabali niya na nabay plamag. Daba na, kinikip daw. So, gito yung main function ni Ron Romambu. So, kakip sa mga records for documentary purposes. So, ay pinaka-last na simula namin sa gito gawin sa second day of the parliamentary tour or the sixth and last stop. Nagi a third regular plenary session. So, gi mabubuloy a highlight agi a parliamentary tour kami. So, yung kami, nag-observe kami, alhamdulillah, kaya buwan kami sa opportunity. Maka-observe kami, makauntod kami sa gito, sa parliament, sa BARMM parliament. Gito, oh, may observe kami sa third regular plenary session, which is presided by the Deputy Speaker, MP Ziauraman Alonto Adyong. So, sa gito, plenary session, third regular plenary session na, adin na, duwati man na bills ang may approved, agupati man na resolutions ang may adopt. So, sa gito, mga bills na ay-highlight yan, o ay, pinaka-highlight na gito mga bills sa may pamagusay roo, agumi approve nagito a bill BTI bill number 122 which is also known as Provisional Teachers Act of 2021 bilaya na ayan yan tumon it intends to recognize the provisional teachers contribution expertise and years of service in the region o paman na so mga teachers tano amyaka render sa service for at least 10 years umiyaka 10 years siran sa service despite nabasiran let passers or nabasiran holders of license. Teachers license uway na parang aya tumuna give bill nabgan siran sa permanent status mashallah may pepe ni opportunity para kung mga teachers tano and naba holders of teacher's license. So, bupya na ba siran dito nga holders, ito teacher's license na ana chance siran na muli siran na permanent si sa gobyerno. Kabugan siran sa permanent status. And by that, kabugan siran sa mga beneficial kung mga permanent teachers si sa BARMM. Pero so far, attorney, gito na dama define if applicable si kung mga private school teachers or si bu applicable sa mga public school. Kasi kung sa public school teachers yun applied na di ka man pasod sa public school. So, the license ka, no? So, parang, I guess, anyway, deran ro kasi ito kung ano, yung mga tanda. I guess na maybe it is applied si sa private schools. Kasi na
eh, si Kukay sa kanina, mga 5 years ako din mamang doon sa college. Mm-hmm. So, ito naman dito, mananak sa 5 years para makakosa. So, anyway, kidiscuss oh, po ito. Oo, oh, ano yun, ka. Exhaustively na kidiscuss si Rambuanan kasi na, ganyan talaga. First stage si Rampan, mini, para mini-present si Rampan sa plenary dito, abiliran. So, nasa first stage pa siya. So, medyo matastas kasi. So, process of lawmaking tano. Exciting yan. Uway. So, parang nasa kwampan tano, teaser pa lang. Teaser pa lang tayo nung bill na yan. So, inshallah, napanintang mulis kanyan law. Kami ape-penance kanyan. Parang kung mga teachers tano. Medyo may teaseran sa in-service sa BARM. Uway. So, parang nire-recognize natin yung efforts nila, yung time na inibgiran ko mga rita, no, ginan. Yes. So, parang in-awardan din natin sila despite na hindi nga sila holders ng teacher's license. So, ito yung pinaka-highlight dito plenary session. Actually, very short sa plenary session na may observe ta, no? Kasi mag-starts ganyan, I think, mga 2 p.m. din yung pasado mga 3 p.m. Okay. So, ito yung pag-usayran ro, ito duti man na bills, agupati man na mga resolutions. So, ito yung ending mo, ito second day of parliament tour ami. So, siko third day, kiti pinaka-last data no ami roo na medyo may tubo kasi nga na miyo pisina kagi kailangan din na malingo timyo sisa Marawi. So we need to maximize our time siko half day bo. So gyuto so pinaka first lakya sumanta no the Office of Ministry on Human Settlements and Development or MHSD. Miyamita nero si Director General Ismael W. Ibrahim. Dito man po, very warm so welcome here kami, mashallah. Tiga miki, sir. Panintama kasi kami si ka-office yan, mashallah. Dito, bigang amin yan sa mga brief man po, description man, discussion about the focus or the function of the MHSD, which is all about the housing projects for the Bangsamoro people. Giyo so mga pabahay program o giyo MHSD or underskinning sa BARM in general. Uway, so mga shelters tanusan or so mga pabahay para kung mga kiyaduin sa walay, especially dito mga kibabaling sa ground zero or siko most affected areas sa ground zero. Sila ni parang pinaka-focus ng yung mga projects sa yan, siko pabahay. And then siko same office na miyamitan na pansi Sir Abdul Hamid Alawi Jr. Abigang kami niyan sa kuan, pag-discussan kami niyan using a projector, mashallah, about siko paano nag-work itong MHSD vis-a-vis or in relation to the LGU. O pamanak, MHSD na nabaling nalabakas ka niyan bu. Parang it works hand in hand with the LGU and other concerned government agencies. So, gito, miyala, meron mang bu. So, parang in a nutshell or parang a very short explanation na may lemirong paano din galabag so MHSD. Paano si Randy Mangbal sa mga walay. For process. Uway. So, marang-marang processes ro. May alo niyan kami, mashallah. So, may enlightened kami ro. So, gito yung pinaka-last stop pa. May sige ito gawin eh. Uway kami. Parang may pasad mong buso half day may din. May kabaling kami na ito si isa. Ingat na marami. Alhamdulillah. Okay. So, may kapit yung parliament tour. Kuan, hindi ba, unlike si kung mga other tour, mga outing ban nila din na which is not really beneficial. So dito ta in our case na very beneficial to kasi na sa tigiran na ilmo adir kami tumangdo o libro aya bu makapumangdo ko na so experience. So kalala so sa kanon na mihalala to ilmo mi sa kanon kasi an man bu mga insights sa ad na mga paparati anak andet ya kayo kaya masana kanu to na talaga iba igira adir kanin discuss na kateso kuan kate mga komse kaya kataya si director gigi in theory ya di nga ka di nga ka nini ba malay mi de in sub ka but yata kay leta gusto ki explain na kata personally at kakwata so information first hand information directly from the concerned offices nga apip ya miya loyak na nang kiram pia nalamatan na so lang na kanalamatan na misulang na mga offices ya miya bisita may katiga mikira na so benarian na kababagwan ta sa parliamentary form of government no kasi ne this is the first time that we adopted a parliamentary form of government si tanong malalim ko presidential form of government which ginan i
ma-apply tano si sa Philippines. Mm-hmm. Why na? So, parang kargaman tano sumabot. Sige, structure tano, government structure tano sa BARM. So, gira at pag-explain ni Ran, sila mismo yun yung mag-explain, sila ng mga offices na, alhamdulillah, kapag kuwatan sa ilmo, parang dito kaso nga, si kumbutian ta. Yes, yes. Nakalalalaw ta opportunity tika na paninta si, the days, in the days to come, nasabusabot na miya yan, na mi-explain na mi-mambusi kung mga kababayan tano sa mga Maranao, si sa Marawi, agwaw si ko mga kababayan tano pin sa, in the whole of banks, BARM. Well, yes. Actually, attorney, kagyo, sisita no sa gita office sa pamana concerns yun sa publication and media. Mm-hmm. Namiyan ka kano to, din yung kagyo di man discuss sa gitong ta concern. Mm-hmm. Aging kaya, so, miyaling mo, mm-hmm. Ay man isawi da ka na kagyo, di maganda mo bang sa muro. So, lakad aging kaya BTA, aging kaya BARM itself. Kasi na, kailiran tika, gigigya, di ba, so, kasi sumalay man, ay principle nila na to see is to believe. O, da may liran na, di rin pangyim na rin. So, miyali tanungan kagi, at tanwa, kailangan na mapakaulad tanu so info dissemination tanu para magda mo bang sa muro. Tunay, di tanong siya mong lingal bakan. So, tunay, kabasar kay YouTube, miyatiro ka na rin. Actually, miyali ang skin yung pinaka first office as yung tanong, PCSS, Parliamentary Committee Support Services. Katigang kira na, sabi na rin na medyo kapasangan ta sumabot sa yung mga structure sa government tanu sa BARM. Tiga ka na tiga ka na sana na sabu-sabot na mi kaya para mi share mi mambusi ko mga pagtano sa BARM. O ay natigil na wain bokon malaki yung gupag opisina engineer manalukon which is gya Legislative Technical Affairs and Information Services sa miyala yung kagya si Ren i in charge si kulangulangun na information dissemination drive tano si Isa BARM si Ren i maka in charge si kung mga FB accounts BARM gilay dagay BTA or Bangsamoro Transition Authority FB page pati yung website nila aguso BARM sunso mismo a BARM na si Ren i makasasangan roo so parang sa ngayon nagitipin na kami nira na medium in disseminating information about the projects of BARM or BTA. So, gito, tigil mikira na paninta, inshallah, na kaman ng penso means ta, no, para sagi information dissemination. Kagi, parang kurbilan sa mga tao, may layran so sa tika kagi, may layran ka kagi, may layran so mga tangible, so kilay mismo, gakaptan mismo ang mga projects. Kagi, sikira na bantigilan na, may taman si Rambo sa kuan, kapag mag-propose sa project na debu kilay ang may uway. Giti problema tano kadiran tanto kilay. Uway. So, sana na kauman ang panagya information dissemination tano para kituko nila na madakala mga projects sa mini-implement din na bumatagbo mini-propose. Uway na para katukawan nila na gitu, mas malaso chances, supportan nila nag-gobyerna tano. Yes. Alhamdulillah, sinya ka pepe auto. Actually, si ko mga pada, ako numali ako nun niya. So, mga pada, pamana dagi de visual din yan mabivisualize function ng government especially the BARM na ay ka sasabutiran nung nauda may makataling marga sa walay na bumapiyagi government YouTube tapi bu an kasi arkian na uda mibgiron na di ka no mapiya gusto talilipatan ni ran ay man miya kalala function ng government na pipian ni ranso school lang na klasa ng mga wataka ro pudunat sa wataka pipian ni ranso protect ni rang environment para may kambahan na di ka no kasong di sa ulay niyo protect ni rang kaya mga kasada para di ka no san pang isa parang aya kasi a concern ng government ano lagi de parang so welfare, social welfare, yes. O nakakarami. Parang common good, nagbusubuso sa kataw, a household, ipaguguban. Uway, kaya rin talaga concern na, so nakaramihan, nagbuso sa kataw bu. Yes. O sa kataw bu na, dun yan mamusupad. Yun na ni always a mandate o isa gobyerno. Ay rin kinukonsider na, so common good talaga. Wiratiron ta common good na, so kadaklan, langon-langon ng mga tao siko, isa a kuwan, community. Nagbuso sa kataw bu. Ginoon
naman na maranagin kaya BARMM, ginana social welfare, public welfare, common good sa mga tao, kasi na, ginani pa man, surara diyan, niya ka nala. Na-imagine na nga, so, pamakaayabu pipikir ang kakapi ang government na, awan na may mamargas sa walay nga natika ko na, so, margas na, sa ulan niya langan. So, isa mga pipiagal bak lang, yung mga karsada, mga schools, mga hospitals. So, mga projects sa long term, in the long run, na kagunaan ng mga tao sa kwan. Ito, na, community. Gito mga lay doon ta program mag-i-BARMM na lay doon dito ito gagdam ng mga tao. Kaya, YouTube. Siyempre, nabasikiran personal kipanik sa waleran. So, gito ba paka-expand ano pun, paka-mapun na matano pun sigo information drive, aniram ka to kaway. So, pamanap, ding galbak na gya, MHSD, gya, BAR. MHSD, MSSD, nakadakdala ta ni mga ministry si sa BAR. Ubub ka to ko aniram na nakadakdala ni ngagalbakan, ni magtulong-tulungan para makagupsi ko karamihan na, mashallah, no, ka-appreciate rin, nasuportahan niran. Instead of mag-rebelde si Rampan, hindi na, ni sila ni pugundog siran. So, san gito para lang kasi na nakadaklan sabi nga nung teacher ko professor ko in college sabi na little knowledge is dangerous na pure no to gira the knowledge ka the ilmo nga the feeling nga the katutukuan ka na dangerous to kasi na iba yung conclusion mo iba sa lako so kispread ka information parang may misinformation parang kishare ka kung mga podcast sa walay uli na si ko inadiwa wrong sub ki share ka kira na ki share ka kira ada dub sa project up ka swaswa dub sa ki implement tag siram buka plano na parang pagbuto dito pa kumpiya ko community na biran, parang managira no to na diran ben supportan sa gobyerno ira na katiginan na to nab siya day pagugupiran so ubup ka to kawan niran so ando matataman na gi gobyerno iran na bende mababaya siran na supportan niran pan uway parang parang turo nila po mga pediran sa inadiran na supportan tano gyo gobyerno tano supportan tano si Iran dito no si Iran din na dito nun gilabok sa dikiran baka umpya or baka umpya yes asip sa si sa Islam na diba ayam niya kalalab ka victim o shaitan so niya kahit dito ilo mo gito na kasi na si sa Islam na inipaliwot so ka tuntut sa ilo mo inuto ka gito pinakamalagumaan ka may kasuan ka ini na o katawan ka haram na di nga mapangilabok na may ka di nga katawan haram, makakaidro ka, napangalbok nga na, gito ka po ka-disgrasya nga si ko mga galbok ka, gito, kaya kailangan na pangamad tano, patuntutan sa ilmo. Gubutan na, pero gubutan na pamapag-take sa action na. Yes. Before tanong galbok ka, before tanong reklamo, before tanong pamataro sa mga opinion tano na malo tano pangupasi sa knowledge yes. Malo tano pasi pag-research ato na may niya ngayon baka gaya gobyerno amin ito na ipakaide ga gobyerno amin ino panimuli a BARMM ino kami pamamagi sa autonomy debub sa pakaide na may kalalalala ito ipakaide actually ubuka to ko ang tano actually na niya alalarak na opportunity alhamdulillah panalamatan na kan so opisin na MP Hamid Barra sa kaya pakasuldera rakan si sa giopisin na iran aside from employment niya ako sa gilabuan na siya kan mambukya to kawan so pitibarangan ng mga projects sa giabarm sa giabta sa giopisin ng mga MPs natigak na mashallah bis sa mga projects tano parang ugi na tuloy-tuloy yaya may implementan na yalangon na kapatunayan tano sa national government na masayang sa autonomy ni Gerard Cotano which pinaglaban talaga natin na makuha natin kasi dati talagang inaatake nila yung BARMM yung creation of BARMM itself kasi daw bawal talaga yung creating a state within a state. Bawal talaga yun. Pero pinaglaban natin yun. Yes. Alhamdulillah, minibir ko tanong na dapat patunayan natin na we are worth it a bigan tanong sa autonomy tanong. Yes. So, gito, sa akin na sa kapilang in a personal level, na makapepe sa mga projects tanong, buka tanong ni Ran. Nakadagdal tanong yung mga projects sa isa Marawi Rehabilitation Program which are under sa giopisina ng MP Barra may medyo kabganak nun sa update kasi siya ko ma-under sa MHSD sa Ministry of Human Settlements and Development may ito kasi rano ni mga project not to mention pang LDRC
Land Dispute Resolution Committee. Nauway na gina na sila ni makasasangan si kung mga disputes. O di na, so mga awidakal si kung mga lupa, especially si sa Maaw, sa most affected areas si sa Ground Zero. O gay na, iya bu involved sa nairang paghawakan na. So, mga disputes with between two private individuals umana na nabanga pagatake na so giya government udi nagi local government ano si sa Marawi nagiti paran di den di pangilayan sa ukit ma settle ren so mga conflict iran makapantay si ko mga lupa iran nya ka pia to miya kalalo to ugup ka so far na madakla ko kinig mga widakal lalo na sa mga titles sa mga basta piti barang na widakal si ko mga lupa tanu si sa Ground Zero kami nga da so mga mga wala iro na mala o sto widakal na miya kalalo ki ugup pagi LDRC under the office of MP Barra, mashallah. Katanungan ka kayo on the way from Cotabato to Marawi, ya? Di tanong to di pa makinigin si mismo sa Gia 95.5 FM Wednesday, 3 to 4 PM. Magitong ta si Sir Dr. Minalang Barra Pantawa, may updates kanyan mo sa LDRC. So, gin kaya programa ta, no? Mga bangsa, minapkanigin siya sa mga updates sa LDRC, MRP, gyan kaya MHSD, ang the office of MP Barra. So, anyway, lagi po simbol ka kaso, simbol ka attorney, so, next na pa ay siya ka. Dito na si ko kaya pa sa do parliament or tano, ito na yung pinakamalarealization ka after mili nga gito ng mga different offices related sa Bangsa Moro Transition Authority. Oh, ay, pinakamalarealization na kanro, namiyalo yung kagil. So, patanambid, about si kong mga projects, ang gusto di kang galabak kagil gobyerno tano. Masyaallah, sa dila ni kang galabak. Nabasilang basa, so kagil, so pepikir no kadakla na, eh, kada, gibo kong to dilan san, gibo ka dilan san ni kami mitiray, naknabak. Di sila na studi nga galabakan, di sila di, they're trying their best. Mapakapiyat ano gi government ano. Nasa stage pa tayo kasi ng kuwana, so parang transition. Parang binubuo pa natin yung as in gobyerno natin. Dapat na parang actually na datanong pumapasad. Gupo ka na, we have just begun. Lagi do, ni Juan. Lagi do lala na, ditanong ni Mulan si Lalan para makauntod din ng PPA ko barang government. Nasa transition. Uway, mapya so effort sa ini-exertiran ka. May layakan so effort sa ini-exert yung mga dinggagalabakan. They work together, hand in hand, mga hardworking si Ran. Kailain ka so panaguntama na. Panaguntama na maitaguyod talaga yung gobyerno natin, itong BARM na to. Para hindi talaga masayang yung autonomy na binigay sa atin, di ba? Or di bawiin sa atin. Sayang naman kasi. So may kapya-pya, matang mapya. So kailaya ka nun. Parang namulat ako, mashallah sa giya gobyerno members. Parang sana na suportahan ng buong bangsa Moro community. Oway, kanaboy ni joke lang, mapias ganyan na usto. Parang sa mga offices na tulong-tulong sira na. Oway, kahit na parang gupan siram pandi mag-separate-separate sa offices siran, kasi nga gupan siram yung nakakreate na mapeso di na ni kagagalabakan roo. Oway, parang we are on the way to our main goal si sa BARM. Ang maka-establish to na sa own government o own kwanda. No? Alhamdulillah. So sa kanon man, kasi siyempre, saktan yung lumiyaka dro. Na, yakalala realization na ka na, tika ka na mga nip, gagaga mga tawagal mo kira na yakalala. So, you responsibility ran. Oh, na so, time may pumira na todo-todo. I mean, minisa kang pangkik, Sir Muhammad Saleh Usman, tika ka na, sir, but mga, so, gina na comsec na adna mga personal staff ran, kasi na yakalala so function ran, may busy-busy so, galbo kira na, kailangan nila siguro yung personal staff. So, manpower. Dito bang may kipamanaki, share ang sagi mga bangsa tanwa, mashallah, matang busy sa mga tao, sa Bangsa Moro Transition main Authority. Office, parang, piyakayaya si ko part up the ronta, doon na, doon na, doon na. So, tanad kasi, udah man na di lang kasi kaila, ya. So, hindi magalabakan sa gobyerno. Bup kaila rin, na di siya ni managuntaman, siya ni magalabakan, manggawi eh, para bu ma-implement, ma-execute sa mga projects, sa programs, di pa mimikiran no, kadaklan siya sa gobyerno. Piano sa mga uluan tano na ka-appreciate rin na usto, ka-appreciate rin na taan. Punalamat siram pansi kong mga
kwanta no mga ulwanta no sa mga staffs nila. Yes. Eh, good to mention na may makapasapasang pang ginanamakang tutsa, no? Why? Kaya ka-inspire to na, mashallah, sige, 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 ganun pag ito. Ito, parang nabubasta-basta sa kaya pang ako mga ulwanta no saan? So, mga staffs ta, no? Nabubasta-basta. May mga pasapasang. May mga wasiran sa mga staffs, makasisigurado pakaugup sa mala sa yes. Gidita no di kangagalabakan sa gibarm. Okay. Gito sa so sa Bangsamoro Transition Authority offices mm-hmm. sa Cotabato. Kaya gito ba kaya pagturan tanong. So, mm-hmm. gito ang tadi kanina mapamikiran, yaka very privileged tayo ay abostan na si MP Barra. Why, no? Kasi nanabuhin niya raktano matag ipundo sa matag theory that mm-hmm. ipag-experience yung raktanong to. Kailangan mismo with your two naked eyes sa yes. Kangagalaba ka nun. Parang, even by not saying it by words, napakailangan sa true actions. Yes. Kanimang sila, actions speak louder than words. Mm-hmm. Very and, cliche, pero totoo. Totoo. Yes. And in result to that, na mm-hmm. kumanan siya pa na Marta, mabuhos, ikaw papakauntod to sa office of MP Barra. Oh, inshallah, napakala namin mamsupa na marami para mm-hmm. makapamagupa. So, mashallah, may kapiapiaw to. Anyway, attorney, mayaling nga kagaya during the parliamentary session, may observe tano ron, kapakaya malunga doon ipamanay, clarify para si ko the background niyan sa law mm-hmm. o din nalabaskan niyan na really into mga legal terms. Mm-hmm. Ano na yung media nagiya bill, law, resolution? Kasi usually pag mention ka na bill. Hello, sa parliament. So, bakit hindi law? Okay. Okay, mapiyana na pa kayo sa nagiya bill, actually na-related na natulutiman. Related silang with one another related silang kasi give bill so lota no kasi na madaklanan ni pumukita na process before kanya muli kita ba before mimulis kanya na law na ipambatulsan gira piyang bulan gira tigina na draft inisuratiran na piyamimikiran na niran mapasa inisuratiran so tumuniran ng muli kita ba na ipambatulsan na bill depenan ng muluya law. Yes. So may kumulis kanya na law, may pasapasad, may kapits kanya ko process sa pungkita niyan, nadadalay no kita niyan si sa plenary, si ko mga committee, so may aloy tanong kagyo, napulis kanya na law. Si ko last stage sa pungkita niyan, no, laiduk ya sign and dance kanya na, di ba, ranunin ba ito na, signed into law. Kaya signature ano pa ma, kaya pirmaan, kaya silan, naiduto. Kung baga sa marano na, kaya silan, member loyal law. Mm. Hindi na siya bill. Mm. Hindi na siya tinatawag na bill. It's already a law. Mm. So parang baga na, di mag-transform sa bill into a law. Yung timid din yan. Almost the same. Pero gito, bill into law. So mas resolution, naginang sa mga parang sinasuggest sa plenary, si concession, barat buna na MP ni, pag-suggest yan na lagi daya, barat buna, request na media senate, pag-expedite sa passage of bill, seeking to provide monetary compensation for the affected areas in Maranao, Marawi, during the siege of 2017. Nagito na yung maturo na resolution, kasi na dito pumuloy na law. Nabas kanya pumuli na kita. Parang discussions kanya buo din eh. Request buo na no MP. Inuit yan si sa plenary. Kapara ka-proven or parang may layong mga other MPs, members of the parliament, na ubo sila nun makaayon na pagkuhan niran, parang pag-adapt niran. Udi na, kuhan niran na, parang muli niran na rule si sa intero BTA or BARM. Nabas kanya, kung baga nalais kanya mamumay to alo, pero si bus kanya na gumagana si sa sikira ng mga MPs. Ano may abutik na resolution na condemning mm-hmm. this such kind of act or supporting gigya or declaring gigya? Mm-hmm. Ito na yung mga kanata resolution, parang expression of an emotion, expression of a feeling? Oh, ay mga layo dito, basta kasi ako, anong kasi formal formal process in a session. Uway, nabumatagibu di kami bitira yung mga members of the parliament. Lahit mong buwan gira sa Senate. Mm-hmm. Udi na si sa kwanta, butuhan tanong sa Congress. Diba, gilap kailay tanong sa news.
sa TV. Kilita na kira na di sila ni mo mag-discuss-discuss. Na always and then, it always undergoes a formal procedure wherein di sila ni mag-adapt sa mga resolutions. Uy, nabumatag burat buna, so isa MP na, paumaro na, gito muna kan gigigi, natay, antay pag sa ngayon rakan, nabulay do to, always kasi formal sa procedure iran. So, matuwa no to sa resolution, anything, pagwitan ro isa member of the parliament, na matuwa no to sa resolution, whether pagadap na nan o gusto di, by the other members of the parliament. Alhamdulillah. So anyway, pagilin na ako naging oras na tiga ka na, ilingit ako na naging kaya isa pa kaysa. Gitong ta, isa update ta na may approve sa bill. Gitong ta, bill si sa Senate, si sa House of Representatives, gitong ta, extending the BARM election. So extending parang, the BTA itself. Okay, so tunay next na pag-expect na may after approval. Oh, ay. Kaya, diba, si Tano din ko stage ha, may approves ka na sa third reading sa House of Representatives na mapasa din na nakuhaan parang pag-reconcile na nan, kasi yun nan si ku house where it originated, mana, ando makapopoon, agito a bill. Kasi na anaduti man tano, anaduti man kasi parang division si isa Congress, the House of Representatives, which is composed of the different congressmen, congresswomen, ginan, mga tunini party list members, ginan, agu sa Senate, nauway na. So, diaduti man na bodies na kapakisira na mag-propose sa isa timpa, sa isa bill, uway na. Burat mo nagya Senate, hindi nagya House of Rep, na mga pangbulsiran sa bill, na anataluti man na readings apagukita na dito a bill, si kung anos kanya makapopon, makapopon sa kanya sa Senate, na pagkukita dito bill sa tulot na readings, si sa Senate, mapasad, may approve ro, na sums kanya pang ko isa division, which is the House of Representatives. Oay, na pagkukis kanya man ro sa tulot na readings, na umaproves kanya si kung tulot na readings, na ikusuis kanya si kung body, where anos kanya niya ka poon, or originated. Mapasad, makakasuy ro, na o na mga parang mid-ano kwa niran version siran si sa House of Representatives or agus sa Senate na pag-reconcile niran no to o gagaga ma-reconcile o di na pag-adapt niran so isa a version is it the version no Senate or so House of Representatives mapasad o may reconcile niran din na with the kalon niya ka pag-ayon si Rudin na imgira na nan ki President, si etano President na makaunto di man to, na si President Rodrigo Duterte na gibo kapag sa iniro ni President Duterte na inshallah napmulis kanya na lo. So sa manan na parang maganda no? Inshallah, huwag kami kapasad tanong si Kutuluti man na reading si Kuduti man na houses. House of Representatives o sa Senate. So, ba'n po na chance sa dinan ma-approve or may to sa chance? Ana, very slim sa chance. May tubo. Inshallah na may tubo kasi bunan maaaron si ko kapag reconcile ron si ko duti man na houses o si ko pirma i President Duterte. Actually na, open no dinan pirma ni President Duterte. Oh, ginasok matunta no sa veto power. Ipag-exercise sa power yan to veto. Siko, so dito bilan ni Bugir kanyan na kapay pa na na it will even kakreate dan into law kung barat mo na talot 30 days si sa opisina niyan na din yung pirma eh. Na pag-lapse into law. So dito okay. Bill. Bapya din yung pirmaan na muloy ito law. Kung 30 days, within 30 days from submitting such bill sa office yan, na din yung pirma na muli pa rin itong law. So, gito ikadwa away ang muluyag law sa bill. Mashallah. Muli, sa manin, ayan na yung tanong na tunaw ni ni President. Tapos, na inaabangan din kung ano yung content. Kati yung malitad na mihalin nun. Yuto. At na inipangman na nag-i-assinate or House of Representatives. So, parang inaabangan natin yan, no? Uy, kailangan kong sira nun no, pa madimag scrutinize. Yes. Na ayaasak na yan, na yun ang sana if extended so election for the BARM na ito na mga day retained so lang na MP or
at na mga impiyadi kariting, at na impiyadi kariting. Yun yung kaabang-abang yun, no? Kaabang-abang ito talaga kasi na mga punganagta, kapakaya divide ni Ran. So, total numbers of MPs na parang at na pretinon, at na pamanadi, at na managpag-appoint no next, so incoming president, to, kasi nga na magkakaroon na tayo ng presidential election this coming 2022. Oh, so, mawawala na yung ating incumbent president. So, yung coming president, ganyan din ni pag-appoint si ko mga MP sa ditan katawan. Ito ni Kupakatangkiran, no? Si ko final version ni Rana. Dito kata ni Kupakatangkiran kung pera yung pag-appoint niyan, kung siya ba yung mag-a-appoint yung bagong president ba, or pwede rin na yung previous president. Dito nito katawan. So, nanay yung tanong mambu. Numan na yung tanong sa update, numan na yung tanong sa Tunikus Waswaro. Anyway, attorney, so Sir Count, personally, tunay pro-extension ka or... Ana, so Sir Count noon, I am echoing my own, kana, own opinion, nabini kay MP, si Co-Office, si MP Barra. Personal nota na yan. Okay, Sir Count na, makakayon ako si Co-Extension no bar, BTA. Okay, kaya madala mga projects sa kwana in the process sa mga aloy tanong kayo. Gupan tanong, madala office sa mga nga ka-create, gupan sila mga nga ka-create na parang, parang ka-disrupt, ka-interrupt so momentum ni Ran. Tanong niya ka, makararagay si Ran, na marang mas mapia-extend tanong ba dun niya, BTA, para tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy sa kaya pagpunan ni Ran ng mga projects, programs, mga offices na mas mag-bloom si Ran. Oy, mas tunini makanggalubok silan sa mas mapya kan. Niya tuloy pa ma. Marata kasi gira sa kaya pagpunan ka galubok. Ang mapya, napkaputol. Maputol na, sa lakop man na miya kasungo na mga staff. So, di na, mga uluan na. Kuha na, marga na ituloy. Pag-adapt siya man sa new environment. Gito na. Pangaliniran man sa mga program. Man so adjustment period. Matitip yun to na. Kanugunin sa mga projects sa miya pagpunan ni Ran. So, pararak na, mas mapiya din sa so ka-extended GBT. Makaayaw na ko rin to. Yes. Kasi kung pamakangadagdaman ta na, miya kahit ito man sa hinihikwa ni Ran sa oras ka, 2020 pandemic and until 2021, no? Tama naman ito na pandemic. So, miyaka kung mambugi yung pandemic kasi nasa kaya pagpunag kwan tanong, government tanong na dito naman may parang kaya pakakakuan na kaya outbreak o pandemic. So, gito naman may miyaka disrupton. Yes. Naka-disrupt kung mga galab ako sa BTA. At saka yung ibarat buo, gupong kami yung tood sa ikaw-opisina na mabanug ka sa mga staff ka. It will take time, di ba? Pag-organize ka, no? Na pag-orient ka si Rampla, na dun nakatakataon niyo kung mga may nga papasad dun, mga galib ako previous offices kasi na. Kasi bago yun. Uway. New system, di ba? Uway, na so, marga no taos to, giti marga no pararakan, so tiga ka na, mas tungo din na. So, di nga galib ka na, andang natuloy-tuloy din. Kasi na pag-tanto makaragay si Uy, makaragay-ragay sila na. May kapipeso ka pa kagulubakay rin ulang-ulang tama na di rin di pa mag-propose ro mga projects. Alhamdulillah. Actually, niya kadadalam niya. Discuss ta sa'ya. Leo ko, ibubugay ta sa'ya. Main topic ta. Kita ta sa parliamentary. Kami niya discuss ta sa'ya. Nabot sa mga bill, mga procedures, sa Senate, sa House of Representatives. And then, ginap na ako an extension sa BTA. So, anyway, niya kadadalam niya discuss ta, attorney. Alhamdulillah, no? Panita ang naurasap ko sumpatan ni kasi Inshallah. Naging kaya discussion. May pantag sa BARMM, government, may pantag sa BTA na kailangan napkasabutan ng mga bangsa tanong. Kasi na, dito man budaway, bagwaya. Bagwaya si ko pamamakinigan ta, bagwaya si ko experience ta. So, kababagunan manisa. It will take time para mabusabot ng mga bangsa tanong. So, kaya pagilay na naging kaya oras na, lima ka minutos malalambon. So, bad na mga parting words kasi kabaya ka kwan. Na ipakapakorean ka on. Sir Kaka na, punalamatan na ang sopisi na MP Hamid Amiluddin Barra, si ko first trainee. Kaya pakabigay na lang ko opportunity, makapada ko office yan. Agumulay ako apart si ko mga projects yan, si ko mission, vision o opisina niyan, not only in BTA, but as well as in MHSD, sa LDRC, sa MRP. So, alhamdulillah, mashallah, ito opportunity para rakan maging part ako mga project si MP Barra. Mga tunini,
benefits at keep ganyan kung mga pagtansi sa Marawi as well as the whole of the Bangsamoro community. So being part of it na dilakan ko pa masa. Mashallah. It's a priceless job for me. Mashallah. Mm-hmm. So pinalamatan na kan, first and foremost, yeah, office si MP Barra. Yes. So, alhamdulillah, buwan na salam ka sa attorney. Sisa, walay niyo. Salam na kan. So, mga pwede kan sa palayami, pagbuluanan ni attorney Rex Pazaulan, si Papa, si Mama, Zalika Kadalay Pazaulan, nagsalam mo ng mga mapapwede kan sa walay, hindi mo makinig-iman to. Alhamdulillah, so mga bangsa amin gito miya nagyoso political affairs officer giyang kaya office of MP attorney Hamid Aminuddin Barra, si attorney Sittie Junaida, si Pazaulan. Okay, so gito ba kataya miya pakataling man sa oras tanon na malutad din na ibigin sa mga panalansalam, so lang na pumamaking nagsan san sa si isa Marawi, si isa ang plakalipatan na kan, nasalam na kan saan. Di ba makinag? So, panera kan si Atty. Jamila Jahaira Ben Halim. Di ba makinag yung manto? Straight from Manila. Ago, so, ginawaya kan na si Dr. Sahayma Di Magum na nga. Di mo ba di ba makinag? Panintad na miya ako siran sa malail mo. Siko mga pia, mag-usaitan na about BARMM ka. Apia siram na muna medyo, hindi sila ganun ka familiar sa about sa BARMM. So, hopefully, by listening to this, nang alam niya ako iran na knowledge. Sa Manila? Yes, inshallah. And anyway, ano na ma-ana live tano sa an okay. Na video ay pag-upload agi page sa ugi akon. Mapiamiat niya loy na na sana ma-share natin sa mga listeners natin ngayon na aside from the radio na kapag tano ma-access no si sa FB ba? Ano saan ba nila pwede ma-access itong ano natin radio program natin? Agyan kaya radio program na so pamana doon makaroute siko previous sa discussion tano na kapag kaya may lenyo ni si sa page, agyan kaya 95.5 Cool FM, ay pag-upload dirang buso video, agu, agyan kaya Ministry of Human Settlements and Development, iko official Facebook page dirang, nakilin nyo rumbo agyan kaya video for other videos pamana gusto nyo humabol, okay? So, gito ba, panalansalam na kansan, mambu, so mga di mo makinag sin sa Marawi, City, sa Taraka, so mga tungan na sa Taraka, so kaya mga anak mo sa Taraka, si sa MSU, so kaya mga anak sa, agyan kaya alma mater ta, no? Ginansan sa kuan sa maubay mahat kwait sa ngami mamub salam na kan so darudupakan si Munaim Mukhtar ay man tumakariritan ko at kami alhamdulillah. Agusto, sister akan, so mga sister sansan, so miyakan, so abiyakan, paninta mapipiyakan sa langon. Alhamdulillah. Pinalamatan akan, mambug, yung kaya makapamana, makaunotrakta, no, from MHSD staff, yung kaya MHSD si Fatma Zahra. Salamat, engineer. Agugyan kaya si sa Bala Quarto, so chief technician tano si Ranol Intong, so pada technician mambu, si Larry Suan Romeo, ago si RG Dereco. Salamat sa gyan kaya mga technician. Mga bangsa mi, gyan kaya miyan giwa programa na programa ni Ministry of Human Settlements and Development, iningaran ang tano sa MHSD Kathandingan, ibabugyan ang kano oras sa serbisyo para si kulang na bangsa moro, kanigyo sa mga updates, programs, mga pausayan, si ko moral governance, ako isang panggirakuan na mga Islamic lectures, isa ganyan kaya programa. So, pang ninta pa kang barakatan roktan wala, so oras tano, panalamatan na miss tano, panita makatutunan tano, busi ko mga badauras, makapamagusay tano mo man. Assalamualaikum, amin, before that, ganyan kaya so, si ko ingaran, o pag-aryakan na si Rohanifa Abdurrahman na mababaloy ang course, ganyan kaya programa, na unlibs ka niyan, kagup na tumimbota, ganyan kaya pukin giyo na sumambuso, makanggagal pa ako si sa office of MP Barra, si Jalila M. Ambuluto. Salam na ka sa nasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From the Now Radio Broadcasting and TV System Corporation, broadcasting at the heart of